amin. Magbigay sa amin ng malawak at pananaw upang lalo namin higit at mapapakyaman ang buhay na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo po ang bawat isa sa mga sandaling ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mensahe ng ating Acting District Director, Police Colonel Ponce Rogelio Ibasco Peñones Jr. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Vaccinated naman ako, tatanggalin ko ang mask.
Okay, so sa ating mga bisita na yon, magandang hapon sa ating lahat. Unang-una, gusto kong batiin yung mga nandito sa harap. Si Colonel Perdi Del Rosario. Palakpakan natin siya. Na alam ko, yung pa, hanggang ngayon, at of course, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagsuporta at pagtulong sa inyo sa lahat ng bagay na kabubuti ng bawat isa sa atin ngayon. Yung company commander ng first company, Major Albert Trinidad, nandiyan siya. Yung company commander ng second company, Police Major Edson R. Ibasco. Siguro, malayong kamag-anak ito, dahil yung middle name ko Ibasco rin eh. Okay, yung third company commander, Police Major Ramel Pilios. Nandiyan. Yung OIC ng RDC Commander, Police Lieutenant Serapin Adante Jr. OIC ng Bigas, Police Lieutenant Carney A. Aquino, nasaan siya? Arlene, magandang hapon sa iyo. Yung RCSP Team Valenzuela, Joint Task Force NCR, Task Unit Valenzuela, Air Force First Class Mark Rubio, nandito na dyan. Values Coach, Pastor Ricardo Romero. Yung Vice President ng Lord Bilwan Homeowners Association, Mr. Rodel Makabuhay. Nandito si Rodel, yun na siya. Of course, Mr. Women's Alliance for Peace and Development, Ms. Alina Marcillones, Ate Menji. Talapang namin si Ate Menji. And Mr. Fidel Colomna, si Kapitel. Ms. Gina Nunez, Presentative ng Lord Bilwan Homeowners Association, nasa si Ma'am Gina. Nandito ba kanina? Yan, sana yung kanina. Okay, ma'am, magandang hapon po. And of course, yung lahat ng kapulisa na nandito, hindi ko na papangitin isa-isa, lahat na nandito ngayon at tumugon sa ating tawag. Yung pagtunay nyo pa lang dito, yan po ay pagpapatunay na talagang yung inyong hangarin upang gampanan yung responsibility nyo sa ating gobyerno ay nandyan. Palakpakan natin sila. Alam niyo po, ang problema natin pagdating sa kapayapaan, malimit yung sinasabi yan. Ito po ay hindi lamang responsibilidad ng inyong kapulisan, ng militar, ng gobyerno, kung hindi, lahat po yan ay responsibilidad natin. Kayo, bilang miyembro, dito sa komunidad, napakalaki ng role po ninyo para mapanatili natin yung ating kung tinatawag ay kapayapaan. Alam niyo po, nung naupo ang ating Chief PNP, si General Rodolfo Asprin, mayroon siyang tinatag na programa kung saan ito yung tinatawag natin Security and Public Safety Framework. Dito sa framework na ito, dito sa estratehiya nito, makikita natin na may mga acronym yan. Siguro narinig niyo na yung M plus K equals A. Ano po yun? Yung unang M, ang gusto sabihin nun, malasakit. Malasakit. Bilang lingkod bayan, gaya namin, dapat nasa puso namin yung tinatawag natin malasakit. Doon sa malasakit, mayroon tinatawag tayong internal saka external. Doon sa internal, kung makikita nyo, hindi naman po siguro lingit sa inyo, may mga kasamaan din kami, medyo na wawala ang landas. Hindi lang ang police, maayos. May pangilan-ilan na talaga hindi maganda ang ginagawa. Pero kung konti lang po yun, kahapon nga, nakakalungkot po, di ba? Nahuli ng Quezon City Police District yung isang police namin kasama na nagnanakaw ng kable. Nangyari po yun, hindi po limit yun, nasa balita yun. Pero ang matutuwa po kayo, ang humuli doon sa police, police mismo. Aside po ito sa Eastern Police District, na police na ito,
na may record na dati, pero bilang parte ng paglilinis natin ng ating organisasyon, pulis mismo po ang humuli doon sa kapwa pulis. Hindi po natin hahayaan na pag may kasama tayong pulis na medyo naniligaw, hindi natin aayusin. Hindi natin huhulihin para matigil niya yung kanyang ginagawa. Nahuli po yun, nakakulong na, in-impress natin yan. So dito pa lang makikita nyo na ang hangarin ng pampansang pulisya, pagdating doon sa paglilinis ng ating hanay, tuloy-tuloy po yan. Hindi tayo kumakalya dyan. At hindi natin, and never natin itutuloy ang pagkakamali ng ibang kasama namin. Sa external naman po, under malasakit, dyan naman po yung ginagawa namin, police community relations activities. Yung pagbibigay sa inyo ng livelihood, kasama po yan under malasakit. Dahil ay ang pulisan, ang militar, ang gobyerno, nagmamalasakit sa inyo. Kaya po ginagawa namin yan. At tuloy-tuloy namin gagawin yan para lahat tayo, sabay-sabay tayo bumangon para makamta natin yung sinasabi natin kung naman. Ang sunod na kayo, ito yung tinatawag na kaayusan. Pag sinabi natin kaayusan, dito pinag-iitin natin yung ating estratehiya para mabawasan ang pagkakaroon ng krimen. Nagagatuwa po, nandiyan kayo. Alam niyo po ba ang pinakamataas na krimen sa buong Northern Police District? Tatlo. Una, theft. Pangalawa, robbery. Pangatlo, rape. Kailangan tunangan kayo para sa awareness. Alarming po dahil ang pangatlong pinakamataas na krimen pagdating sa area of crime dito sa Kamanaba ay ang pangahalay, rape po. Nakakalungkot, bilang grupo po ng kababaihan, ito dapat ang tuloy-tuloy natin na advokasya. Magkaroon ng awareness ang ating mga kabataan na dapat maiwasan natin yung problema na ganito. Kaya po kami, tuloy-tuloy ang ginagawa namin, awareness, lectures, para mabawasan natin yung ganito. Part po yan ang tinatawag nating intervention para maiwasan. Pero, pag may nangyaring krimen, responsibilidad din po ng kapulisan, ng militar, ng komunidad, kasama na kayo para may resumpa natin yung isang pangyayari. Kanina kumaga po, nag-host pa po ng isang paralan na yan, press conference. Patutong po ito sa pagkamatay ni Kagawad Alex Joseph noong June 29, Barangay Kagawad po siya ng Panumay, Valenzuela. Kanina po, kinagagalak kong sabihin sa inyo, nahuli na natin yung mastermind at yung dalawang kasama niya sa pagpatay ni Kagawad Alex Joseph ng Barangay Kanumay, Valenzuela. Hindi po namin magagawa yon kung hindi sa pagkikipagtulungan ng komunidad, ng barangay at ng ating gobyerno. Ang kapulisan po nyo ay hindi po natutulog. Ang kapulisan ng Valenzuela sa kayong district law enforce natin, hindi po yan natutulog para magbantay sa inyo at gawin para maiwasan yung nagkakaroon niya. 2 weeks ago, may pinatay tayong kababayan sa Malabon. Siguro nabalitaan niyo yun. Yung binasak sa bahay, pinagsasaksak. Pati yung aso niya, sinaksak. Yung suspect ko, dating huli na sa droga. Noong nakita niya, yung biktima, dumaan sa bahay, sa kalsada, ang sabi niya na po, sunadahan niya lang. Sinundan niya hanggang doon sa bahay. Gusto niyang rapin. Nagkataon na yung aso maingay, pati aso pinatay. Nang laban yung babae, pinatay niya rin yung babae, yung biktima. Pero dahil sa pagkikipagtulungan ng pulisan, ng CIDG, ng barangay, at pamumuan ng Malabon City under kay Mayor Jerry Sandoval, wala pang isang araw na huli natin yung suspect sa Bulacan. Nakakulong na po ngayon yung suspect. Ito ba?
May case ako. May pinatay na Mumbai. Indian national. Ito na tayo. Pinatay niya kompetensya sa pagpapautang. Na-identify natin yung suspect at na-find natin yung sasak. So, makikita nyo dito, nagpag-isang panagrimen, hindi lang trabaho ng police. Yung mga CCTV sa bawat kanto, napaka-importante niya. Kung walang CCTV, hindi natin. Kung walang magre-report, hindi natin mag-resolve na yan. Ang isa, matindi pa po, na dapat natin binibigyan ng pansin. Yung mga fake news, alam niyo po kasi, marami talagang marites. Marami rin marisol. Di po ba? Maraming marites, maraming marisol. Akala nila, pag may narinig, ipupo sa social media. Magpapag-ingat po tayo rito. Alam niyo po yung simpleng pag-pro sa social media, sa Facebook niyo, nung isang balita na peke, eh, pwede po kayong nasuhan. Article 154 ng Revised Penal Code. Pwede po kayong nasuhan doon. Okay lang yun po maging marites sa tama. Maging marites kayo, mapagmatsya, para matuto natin yung mga wanted person, yung mga suspect. Huwag naman tayo makialam ng buhay ng may buhay at walang mangyayari. Diba? Ang pinakamabigat, hindi ka lang marites, marisol. Diba? Maring pag-asunsyon. Okay. So, natatawa po tayo, pero yan ang katotohanan. Ang pagmamaling ng prison order, kailangan tayo. So, pinapaikling natin yung crime prevention, pinapaikling din natin yung pag-resolve na crimen. Ang pinakatarap na po, kailangan namin kayo, ito po yung tinatawag natin, pagdating sa crime prevention, dapat involved ang lahat ng sektor ng ating komunidad. Maging kababaihan, kalalakihan, kabataan, magtitinda man yan, dapat lahat kayo involved at maging vigilant tayo para alam natin yung nangyayari. Kanina tinanong ako, mayroon ba talagang kidnapping? Mayroon ba talagang abduction? Nakakatuwa po, lahat po yung fake news. Ibig yung nangyari sa Caloocan, hindi po totoo yun. 3 days ako, nagpa-press conference ako, kasama ko yung barangay kapitan ng barangay 162 ng Caloocan. Sa mismo yung social worker nag-interview sa bata. Hindi po totoo mayroong abduction. Kaya po, yung SK chairman ng Barangay 162, naglabas agad siya ng public apology na yung pinost niya pala ay hindi totoo. So, maingat po kayo. And ina-assure po kayo, mga kababaihan natin, alam ko mga nanay kayo, sa eskwela, dinadamihan po natin yung mga kapulisan natin dyan. M, malasakit. K, kaayusan. Doon naman tayo sa isang K, kapayapaan. Yung kapayapaan po, ito po yung nagiging problema natin dahil minsan, marami pa rin nalilinlang mismo ng iba-ibang grupo para pagpasakit ng gobyerno. Yung pagpunta nyo rito, natutuwa ako, at least lumiwanag ang utak natin na tayo bilang isang partner ng gobyerno, bilang isang tao sa gobyerno. Dapat alam natin kung ano ang responsibilidad natin sa gobyerno. Alam ko, marami pa rin, mangilan-ilan, nalalilinan sa atin, lalo na sa atin. Natutuwa ko ang pinahin ng pwede mo ba ang pagkakalagin ko? Ang pagkayapaan ay ang responsibilidad ng bawat isa sa atin. Pagtitingin natin yung kapayapaan, kaya kung titingnan nyo, M plus K plus K equals K. Manasakit plus kaayusan plus kapayapaan equals kaunlaran. Yan po ang objective natin. Kaya nga yan, hindi po yung maalala ko maya. M, K equals K. Manasakit plus kaayusan plus kapayapaan tungo sa kaunlaran. Yung pagpunta nyo pa lang dito, nagpapatunay yan na kayo ay committed para tulungan tayo para atin yung tinatawag natin na unahan. Napaklaki po ng bagay at problema nito sa ganong aspect. So ngayon,
Yung pang MKK Plus K, yan yung radio pang ayos, mapayapa, servisyo may malasakit para maabot natin yung kaunlaran. Sino po bang ayaw ng kaunlaran dito? Pag sinabi natin kaunlaran, lahat tayo matiwa sa iyong buhay. Lahat tayo nakakalangan ng maayos dahil walang limit. Kung anong gusto mong bilhin, dahil kailangan mo mabibili mo. Yung pag tinatawag natin kaunlaran, may pagkain ka, mayroon kang trabaho, makakapagpala ng anak, magandang futuro pagdating ng kinabukasan. Yun po ang kaunlaran na sinasabi ko. Ang hanapin natin ngayon ay ang totoong kaunlaran. Payag po ba tayo doon? Lahat ba kayo gusto yun? Siyempre, salamat po sa inyo. Dahil yun talaga ang objective natin, maabot natin yung kaunlaran. Ang gobyerno ay parating nindyana. Pag may problema, huwag natin parating sisihin ang gobyerno. Ang unang tanongin natin, anong ginagawa natin bilang kontribusyon sa ating gobyerno? Para maintain natin, maabot natin yung tinatawag natin sa umuha. Tatanda niyo po, ibabalik ko lang. Ang problema sa kapayapaan, hindi lamang problema ng pulis, hindi problema ng militar, hindi problema ng sino man, lahat po yan ay problema natin. Maliwanag po ba? So ngayong hapon, natutuwa po ako sa inyo at nandito yung even mga pastors natin, si Ka Lenzi, si Ka Adel, nandito siya. At least, tuloy-tuloy ang ating gagawin. Hindi po tayo nagtigil ngayon na tutulungan natin ang ating gobyerno para makita natin yung tinapag natin ang kaunlaran. Salamat sa ganyan po. Yung pagpunta niyo pa lang dito, muli, maraming maraming salamat. Salamat dito sa mga leader niyo. Salamat po sa pagpunta. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas. Tuloy-tuloy po natin kampana. Yung gusto natin maabot na ka. Okay. Ano gusto natin? Kaunlaran, sabay-sabay. Maraming salamat po. Forget to love.